tayo para ikabit natin ang mini driving light. So ito po yun, mini driving light, guys. So yan, kali one set, kasi sinabi mo one set, dalawa po siya na ilaw. Yan, hindi lang siya dalawang ilaw. Okay, yan po, dalawang ilaw na may kasamang balas. Balas po ito, guys, nakabalas ng bumbilya. Then, meron na rin po siyang bracket na kasama. Yan. Bracket na kasama. Tsaka tomilyo. So, yun po. Okay. Tomilyo ito para sa mini driving light niya. So, para dito po yan. Okay. And then, syempre, bumili rin tayo ng bracket. Kailangan itong bracket para dun sa ilalim. Pag-click yung lalagyan mo kasi kailangan ng bracket. Ganito. O kahit yung sa mga motor nyo na kahit anong brand pa man ng motor yan, kailangan pa rin ng bracket para sa kakapitan ng mini driving light. Okay, so kailangan po yun. Kasi walang pagkakapitan itong bracket po na to. Yan po, guys. And then meron din po siyang, so ito, three-way. Three-way switch. So kailangan po din po ng three-way switch. Then, kahit anong brand po yung 3-way switch, pwede rin po. Ngayon, pwede rin toggle switch kung wala talaga kayong mga... kasi medyo expensive talaga ito. Toggle switch, pwede rin po. Then, ito yung relay. So, may relay din tayong binili. Guys, yan. Dalawa pong relay na ikakabit na lang natin. Pero actually, pwede rin po the isa lang gamitin. Pero kung hindi ka naman nagtitipid, pwedeng dalawin mo na. So, total may connection din naman ako ng pang one relay, saka two relay, kung gusto mo. So, nasa inyo na po yun kung anong gusto nyo gawin. Okay. So, yun po. Then guys, kailangan din po ng mga terminal. So, ito po yung terminal na sinasabi ko, guys. So, kailangan din ito para sa mga wiring na gagamitin mo. Kasi hindi rin po pwedeng wala siyang terminal. Pero kung titipid ka, splice mo na lang talaga. Kung ano mangyari, nga lang hindi malinis. Mas maganda kasi kung may meron siyang female at saka ito po ang tinatawag na male connector terminal. Terminal connector. Ito naman po ang female. Yan, yan po itsura ng female terminal connector. Tapos ito yung tinatawag na i-terminal. So yun, guys. So, kailangan din yan para sa grounding. Okay. So yun po. So yun, guys. So kabit po natin. Tara. Tara, guys. Tama niyo ako. Okay. So, yun, guys, i-demo ko rin sa inyo kung paano pagganahin yung single na single relay para dun sa mini driving light natin. Pero gagamitan lang natin ng switch na single switch. So, na pwede rin siyang, o kung wala kang, kung hindi nagkakailangan ng single switch, pwede direkta na dun sa ignition switch natin. So, pwede rin kumuha dun sa positive line ng horn natin. Doon ka kumuha yung hindi pa dumadaan sa push button switch ng horn. So yun, guys, tara, i-demo rin natin. Dito tayo para ikabit natin ang mini driving light. So ito po yun, mini driving light, guys. So yan, kali one set, kasi sinabi mo one set, dalawa po siya na ilaw. Yan, hindi siya dalawang ilaw. Po, dalawang ilaw na may kasamang balas. Balas po ito, guys. Pinakabalas ng bumbilya. Then, meron na rin po siyang bracket na kasama. Yan. Bracket na kasama. Tsaka tomilyo. So, yun po. Okay. Tomilyo ito para sa mini driving light niya. So, para dito po yan. Okay. And then, syempre, bumili rin tayo ng bracket. Kailangan itong bracket para dun sa ilalim.
pag-click yung lalagyan mo kasi kailangan ng bracket. So, ganito. One relay, tsaka two relay, kung gusto mo. So, nasa inyo na po yun kung anong gusto nyo gawin. Okay. So, yun po. Then, guys, kailangan din po ng mga terminal. So, ito po yung terminal na sinasabi ko, guys. So, kailangan din ito para sa mga wiring na gagamitin mo. Kasi hindi rin po pwedeng wala siyang terminal. Pero kung titipid ka, space mo na lang talaga. Kung ganun mangyari. Nga lang, hindi malinis. So, maganda kasi kung may meron siyang female at saka ito po ang tinatawag na male connector. Terminal connector. Ito naman po ang female. Yan, yun po itsura ng female terminal connector. Tapos ito yung tinatawag na eye terminal. So, yun guys. So, kailangan din yan para sa grounding. Okay. So, yun po. So, yun guys. So, kabit po natin. Tara. Tara guys. Tumahan nyo ako. Okay. Guys, so, bali itong pulang terminal na to. Yan, dalawa. Pagsasamahin nyo po yan. Ikakabit sa positive. Isang relay, ganun din siya. Ang yellow yun, red naman itong isa. Ito yung pinaka-positive line kasi ng ano natin, ng relay. Pupunta dito. So, red and white. Okay. So, ito yung 1, yung red. Ito yung 2, yung yellow. So, space na lang muna natin, guys. So, yun guys, kung gusto nyo lagyan ng horn, ito yung, kumari, ito yung stock horn natin, kung gusto nyo adapt para dito sa, ano natin, yan, so guys, yan, sa high beam, or low beam, kailangan nyo singitan ng relay, ito, kailangan nyo siyang singitan ng relay yung stock horn mo, papunta rito sa, kung pass beam man, dito, dapat sa kabila. Okay, kumari, ito yung relay mo. Yan. Okay, so kung mara, yan yung pinakaano mo. Pass beam. Yan, kung mara, gusto mo mag-pass beam guys, yan. So, yan po. So ito, hindi mo pwede on, naka-off position mo dapat, guys. Yan. Yung nga lang, pag wala kang relay kasi, once na naka-on yan, ay naka-top lang dyan at nilagay mo sa high beam, tutunog ito. Yan po. So kailangan mo talaga ng relay switch para dito. Para siya magdadala po ng yan. Sinita mo ng relay papunta rito. Kung gusto mo nakaano yung busina sa ilaw. Kaya po nagkakaganon siya kasi coil po kasi naman nito sa loob. Binabypass niya na diretso rito sa ano yan, sa wiring ng ilaw natin. Yang ano, yang sa horn. So yung coil ng horn, siya yung nagsisilbing trigger switch nito. So yun po, kaya iilaw ka agad yan na kahit hindi naka-on dito.
yun ang nangyari. Kaya kailangan talaga sinitan niya ng yan. So kailangan sinitan ito ng rule. So yun guys, so okay siya. Pag dito sa low, magagamit mo. Yun nga lang, dahil sa nakatap ka sa pass beam, hindi mo magagamit yan. Pag nilagyan mo sa pass beam, tutunog yan. Yan po. So kailangan talaga sinitan ito. Ngayon, pag tinanggal ko yan, di ba? O, tinanggal ko, wala siya. Dito lang siya. Okay? Oh. Yan yung stock eh. Ganun po siya. Ganun nagiging ano niya pag wala siyang relay. So, kailangan gamitan ng relay. So, yun guys. Ganyan po yung wiring ng MDL, mini driving light, na 2 relay siya. Okay, ganyan po ang wiring niya. So, try din natin gawin yung ano, yung 1 relay lang. So, okay na, nakita niyo na po. So, yung low, ito yung low niya, then yung high. Okay, high. Yon. So, pag sisingitan po natin ng pass beam, gusto natin i-ano sa pass beam, o kaya yung lalim busina po. Sa pass beam, tingin ko pwede siya. Pero yung sa busina, sa horn, hindi pwede kasi coil type yon. Kaya magbabypass lang siya. Kaya tutunog niyan pag inom mo yung headlight mo. Yung pinaka high beam mo, tutunog siya. Yan. So, yun po yung pass beam. Ay, ito po yung high, oh, yun na high beam. So yun guys, single switch and one relay naman po ang gagawin natin ngayon. Bago ito guys, papaliwanag ko rin sa inyo kung paano papangsin yung single relay na using single switch po. Okay. So yan. Papaliwanag ko po sa inyo yan. So, ito yung MDL natin o mini driving light. Ito yung pinaka balas po niya. Then, dalawang wire po yan. So, lumabas po yellow, red, tsaka black. Then, yung black natin ng mini driving light, diretso na po yan. So, diretso na po sa negative line ang mini driving light natin na black na wire. Then, yung dilaw po niya, which is ito po yung number 2. Diretso naman po sa number 2 ng 3-way switch natin. Okay? Or, kung sa toggle switch naman, kasi wala nang numbering sa toggle switch. So, usually ito po, toggle switch, 3-way. Pwede po yan dito or dito, magkabilang side. Yan. Kasi common po, gitna, guys. Ganito ang toggle switch na 3-way. Ginamit ko lang ito para i-trigger natin yung freeway. Gawin natin parang situation siya. So, yan guys. Tuloy natin. Yung red naman na wire, diretso naman yan sa number 1 ng three-way. Okay? And then, syempre, yung common, which is black, common ng three-way switch, diretso yan sa positive line na dumaan sa contact point nitong relay. Diretso naman po rito sa positive line yon. So yon. Then syempre yung coil. Dalawang yellow, ito yung pinaka coil ng relay. Yung isang yellow, ito yung tumakbo sa negative, then yung isa sa positive. So yun, nilagyan natin ng switch para may cutoff ito. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, pwedeng kung wala, kung hindi na kailangan nyo ng switch, pwede nyo dalhin sa ano, ignition switch para automatic na mamatay ito. Pag inok nyo yung motor nyo sa susian, kusa mamamatay na yung relay. Then, pwede rin naman mangyayari kung ano, kung hindi nyo makuha sa ignition switch dun sa pinaka ano ng horn. Doon niya ilagay, guys, yung pinaka-positive line. Kasi dalawa yung sa horn, isang positive, tsaka isang negative. So, yung black na wire, yun yung negative eh. Yung positive niya, yung green, yung sa horn. Doon, bali doon yung itap sa green. Yung ito.
to guys. So kung hindi nyo, kung hindi kayo na kayo maglalagay ng ganito, na switch, single switch, pwede itap nyo dun sa positive. Para pag on nung ignition mo, kasi magkakaroon supply kagad to eh, pag on nung supply ng ano eh, hindi mo makakuha yung sa ignition switch. So yun guys, pwede rin dun itap. Okay, tuloy po natin. So yun po, ang function niya. Then, kailangan po, kung dadaan ka na sa ignition switch or sa ano, di, kahit hindi mo na kailangan ng fuse kasi meron ka ng fuse yung motor mo. Pero kung si-separate wiring mo siya, lagyan mo ng fuse, daan mo siya sa battery. Okay, so kung gusto mo na ka-separate wiring, so nasa iyo naman yun guys kung paano mo gagawin. Okay, then continue natin. Bakit po natin nilalagyan ng relay? Ang purpose lang naman po ng relay na to is para yung harness mo hindi ma-pressure. Ibig sabihin hindi ma-pressure, hindi mabugbog yung harness mo. Yun ang purpose nun. Kasi pag isinama mo na kagad sa accessories ng ano yan, ng motor mo, mape-pressure yung ano mo, yung wire. Ma-overload, kumbaga, yun yun. Kaya tinatawag kasi natin dito merong overable. So, yun yung pag na-overload ang kable, yung mag-meltdown ito, masusunog tong kable mo. So yun guys, so sa harness po yun. So bali, yun po ang purpose, kaya naglalagay tayo ng relay din na isa para i-cut off yung accessory natin. So yun po, so i-try natin guys yung single switch na may kasamang single relay. Okay, so ito po yan, on natin dito guys. Ayan natin. Pansinin nyo, pag ino natin, nabubuhay yung ito. Yan. Pag inon ko to, tingin nyo guys ha, nabubuhay yan. So yan. Ito yung pinaka-cut out natin, yung switch. So ito yun. Kasi nagka-cut out ng bunot na. So lagyan lang natin, balik natin na bunot. Ayan, so try natin, switch natin, switch on, ito po yung three-way natin, so ayan, pipindutin ko sa, nakagitna po ngayon yan, naka-off, so pipindutin sa 1, ayan po, umilaw ngayon yung low natin. Try natin ilagay sa, ano naman ngayon, three-way. Sa ano, sa high beam, ayan po, okay, so ayan. Ayan po guys, so, ito ay ma-wiring na lang po natin to para makita nyo kung paano ano paano ikabit. Okay, so yun guys, so bali sana nagustuhan nyo po yung wiring ko, yung demo ko na wiring na 3-way and 1 relay and 2 relay po. So sana sundan nyo po yung part 2 kung paano install ito. So yun guys, so please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.